Sa may pasilyo ng paaralan ay may mga mag-aaral na nagmamadali papunta sa kanilang susunod na klase. Kasama sa kanilang mga nakasabay ay si Max, isang palaban na babae na may tiwala sa sarili. Isang babae na parang walang pakialam. Sa isang tiyak na pagkilos, nakabalandara ang kanyang bag sa balikat habang naglalakad. Kasama niya ang kanyang tatlong kaibigan na talaga namang siya lang ang naiiba dito. Sa oras ng recess, sa di inaasahang pangyayari, nagkabanggaan sina Max at Dave malapit sa banyo. Hindi nila alam na napansin ito ng kanilang mga kaibigan. Yung si Max, yung higasin mo, tapos lalaki mo namin. Oo, yung pag talaga ito. Mas lalaki pa kayo ito. Okay, first lock. Matapos ang recess, ipinag-utos ng kanilang guro ang isang gawain na dapat gampanan ng mga grupo na binubuo ng dalawang membro lamang. Ang gawain ay ang paggawa ng isang portrait. Si Max at si Dave ang naging magpartner sa gawain ito. Sa simula, may ilangan at kaba sa pagitan nila. Ngunit habang tumatagal, unti-unti silang nagiging komportable sa isa't isa. Sa kasunod na araw, labis na nagtaka ang mga kaibigan ni Max dahil sa kanyang kagustuhang humingi ng tulong upang mapaganda ang kanyang itsura. Turuan siya kung paano mag-apply ng makeup, magbihis ng babae o gumawa ng anumang girly na gawain. Nagtaka ang mga kaibigan kung bakit nagbago ang taste ng kanilang palaban at tomboy na si Max. Na-realize ni Max na hindi niya lamang gusto si Dave, kundi mahal rin niya ito. Nagpakatotoo siya sa kanyang sarili at nagpa siyang aminin ang kanyang tunay na nararamdaman. Napag-desisyonan niya na pumunta sa paboritong tambayan ni Dave. Nang lumapit siya, ay napansin ito ng binata. When it's about love, after all, we find ourselves doing things we never imagined to do. Because love is about sacrifices for the people we care about. In this story, at first, the tomboyish girl is in denial until one day, she realized that the things that she used to be can't give happiness anymore, just like being a tomboy. She find out that being in love with a man makes her happy and unmasks the reality